Currently, meron pa rin dalawang anak si Maria Herrera. Dalawa? And is either of them 22 or 23 years old? Yung bunso, kasagol pa nung namatay siya. Please find out everything that you can. Nahanap ko yung address ng babaeng tumawag sa'yo. And? Posibleng doon nakatira ang anak ni Maria. Where's the address? Sa bandang Montepío. Montepío? Hi, Mom. Hello. Hello. Hi. I'm Lautaro Uribe. Nice meeting you. Likewise. Lautaro's my son. This is architect Tubelo. Related ba siya sa Tubelo Real Estate Company? No, he's actually a friend of Carmen. Si Carmen. Ah. Carmen. Kung hindi niyo mamasamahin, may appointment pa ako. I'll go ahead. No, go ahead. It's all right. Mag-usap na lang tayo tomorrow, okay? Great. Sige, mayong sure. Sure. Ingat sa pagmamahin. Sige, talk to you soon. Bye. Upo tayo. I need to tell you something. Good. Tingnan ko to for you. Ano ba to? Nahanap ko yan sa simbahan, sa donation box. Paano mo nakuha to? Saang simbahan ba yung tinutukoy mo? You won't believe this. Doon sa may Montepío. Paano ka nakapunta sa lugar na yun? Did somebody contact Ma'am, you? Ma'am, huwag mo na intindihin yun. Hindi na kailangan. Ang importante, naibalik na ang mga yan and I'm fine now. Ay, tingnan mo kung sinong nahanap ko. Grabe na to, ang boyfriend ko! Manu! Nandito ka na! Bakit mo siya dinala dito? Dito ako titira. Dito ako titira. Magandang sorpresa, di ba? Ano ba yung masangsang na amoy dito sa bahay? Si Lola. Ha! Kung ganon, tama ka ako. Tara, Manu. Tabihan mo ako dun sa upuan, okay lang? Dali na rin natin yung bag mo dun, ha? Ayan. Tutuloy mo siya ng maayos para kay inay. Siya ang pumatay sa iyong ina. Alam niyo, wala siyang kasalanan, Lola. Isa pa ang cute-cute niya pa nga noon. Alak siya ng demonyo. Siya si kamatayan. Tama na nga. Para namang naging mas mabuti kayo kaysa sa ama niya. Ayoko sa kanya, lalo dito sa bahay. Hindi nung araw, lalo pa ngayon. Sa kanya rin tong bahay, kaya dito siya. Akin ang bahay na ito. Ako ang may-ari. At ayoko sa kanya, kaya paalisin mo siya. Pwede ba? Itigil niyo na nga yung pinuputa kayo. Walang kakwenta-kwenta. Tama na yan. Dito ko titira. Oo naman. Renata. Dito ko titira. Pwede ba sabihin mo sa akin, bakit dito mo siya dinala? Dahil wala na akong magagawa, baka mahanap na siya ni Lorenzo. Ano bang nangyari? Kasi nakuha ng asawa niya yung sulat ni inay. Nabanggit ba niya si Manu? May hinala yung babae at si Lorenzo wala pa rin pinagbago. Deny pa rin. Ang kapal na mukha niya. Please, di ba kasi rin naman siya? Makinig ka, Renata. Baka anumang oras madiscover na nila to, lalong gumugulo mga bagay. Hindi, kontrolado ko pa ang lahat. Yun ang akala mo. Alam mo ba ang nangyari? Pumunta ako sa simbahan. Nandun kay Father Marcelo yung mga alas ng nanay ni Lautaro kanina. Ha? Nakuha niya yun dahil dinala yung dito ni Moro na binigay naman ng lola mo kay Father Marcelo. Sabi niya daw kay Father, balak tayo idawit ni Moro sa nakawan. Ewan ko ba, hindi ko rin maintindihan? Walang hiya niya. Isa siyang traitor. Oo, tama. Pero meron pa. Hulaan mo sumunod sa akin doon. Sino? Si Lautaro. Ha? Pero ano kinagawa niya doon? Gusto niya magtanong tungkol sa'yo, sa tatay niya, sa lahat. Tapos nakita niya yung mga alahas ng nanay niya. Renata, tama na yan. Itigil mo na to hanggat pwede pa bago mahuli ang lahat. Hindi, ngayon pa nagsisimula na umayon ang lahat sa gusto ko. Hindi pwede. Alis na muna ako. Babalik pa ako sa opisina. Anong gagawin ko kay Manu? Magtayin mo muna siya para sa akin. Pero Renata, sabihin mo ako pa. Sa labas. Doon mo sabihin sa akin. Bye, Manuel. Kita tayo mamaya. Bye. Bye, Manu. Babalik ako agad, Manuel. Bye.